Social Sciences B. Nandito po tayo sa Barangay Sunse upang obserbahan ang kanilang problema tungkol sa kalinisan. Tara, samahan niyo po kung alamin kung ano ito. Barangay Sunse ay isa sa pinakamaliliit na barangay sa buong lungsod ng Mandaluyong. Ito po ay sumusukat lamang ng 3.80 hektarya na kung saan nahati po ito sa apat na sityo. Ang unang sityo ay sityo 1 at 2 na kung saan malapit po sa Barangay Plainview at Barangay Flo. Samantala, ang pangalawang sityo ay malapit naman po sa Barangay Plainview at Barangay Hagdan Batolpi. Sa dami ng tao na nakatira dito sa Barangay Sunse, napag-alaman o naobserbahan ng aming team na hindi na sa-segregate or hindi na ayos ang mga basura na meron dito. Nandito po tayo sa San Jose. Magandang hapon po sa inyong lahat. May konti lang po kaming katanungan sa inyo. Ano po ba ang nakikita ninyo sa barangay na sa inyong barangay about sa kalinisan? Ayan. So first of all kasi laki na ako sa San Jose since bata ako, dyan na ako lumaki hanggang ngayon. So isa sa nakikita ko na problema when it comes to cleanliness of our barangay is that yung mga tao sa amin dito ay madalas or minsan wala silang disiplina when it comes to segregation of their basura or sa mga ginagamit nila. Like for example, wala kaming tamang place or wala kaming specific place kung saan kami pwedeng ilagay or ikunin yung mga basura na kokolektahin. Kumbaga, ilalagay lang siya sa tapat ng mga bahay and then minsan makalat pa yung pagkakalagay. So yun, disiplina yung kulang sa aming barangay when it comes to cleanliness. Naayos ba ang problema sa inyong barangay? Yung pagdidisiplina naman sa mga tao sa San Jose is araw-araw naman siyang ginagawa. As in, almost everyday naman or daily naman yung reminder ng barangay namin through our Kapitana Katabihar. Daily naman or hindi naman sila nagkukulang when it comes to reminding the people of Barangay San Jose na maging disiplinado sa pagtatapon or sa pagsasagregate ng basura. Huling katanungan lang po, bakit po ba mahalaga ang kalinisan sa inyong barangay? Ayan, so syempre obviously isa sa pinaka bakit mahalaga yung pagsasegregate ng basura sa San Jose. First of all, yung basura pwede siyang maging cause ng pagkakasakit ng mga tao. So pangalawa, hindi rin siya nakakaganda sa paningin lalo na sa mga, for example, sa mga dudayo sa San Jose, ganun, hindi siya nakaka-healthy sa perspective ng mga taong dadayo or kahit sa mga residente na rin mismo, sa mga magkakapitbahay. Kasi yung basura, hindi siya maganda sa paligid. So, yun. Mahalaga na magkaroon ng segregation sa basura para mas maging maganda, mas maging malinis, mas maging malusog yung barangay namin, mas malayo sa sakit. Yun. Okay. Lahat. Nandito po kami ngayon sa bahay ng isang SK Kagawad upang makapanayam at matuklasan kung ano bang problema ng kanilang barangay tungkol sa kalinisan. Magandang araw po, Ms. Kim. Maari lang po ba namin maitanong, ano po bang nakikita niyong problema sa inyong barangay tungkol sa kalinisan? Yung nakikita ko ngayon, sa ngayon pa lang naman, yung sa paligid namin, yung maraming basura kasi hindi pa masyadong na-actionan ng barangay namin yun. Dahil kulang pa kami sa budget, hindi pa namin masyadong matuon ng pansin yung kalinisan. Pero ginagawa naman ang paraan ng aming chairman ng barangay, pati na rin ng SK. So, nasegregate po ba or nasaayos yung mga basura sa barangay? Naayos na ngayon kasi tulad nung marami kasing kanal dito na bawat isang kanal merong dalawa o higit pa yung mga nag-aayos nun para pag umulan hindi siya masyadong yung napupuno yung mga basura, wala na siya ngayon. Sa tingin niyo po ba, bakit po mahalaga ang kalinisan sa inyong barangay? Sobrang mahalaga siya kasi maliit lang naman ito pero ang dami kasing mga kanal na syempre kung malinis naman dito pwedeng hindi magkasakit yung mga bata lalo na maraming mga bata dito sa Barangay San Jose.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, nandito po tayo sa opisina ng ating barangay chairman na si Ms. Ana Katrina Abihar. Nandito po tayo upang magbigay ng ilang katanungan tungkol sa kanilang barangay. Magandang araw po, Ms. Katrina. May ilang lang po kaming katanungan tungkol sa kalinisan ng inyong barangay. Ang una po ay, ano po ang nakikita ng problema tungkol po sa kalinisan ng inyong barangay? Okay, una, ito sasagutin ko kasi sa 1 month, napanunukulan ko kasi isang buwan pa lang naman akong pagiging chairman. Una, ang nagiging nakikita kong problema ay ang kakulangan ng lugar para doon sa ating facility, doon sa para sa waste segregation. At ang pangalawang problema ay siguro dahil kahit na matagal na na-implement dapat yung proper waste segregation ay hindi sinusunod ng tao. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin naisasagawa. Pangatlo, dahil ang barangay natin isang mahaba lang pero madaming nakatira, ibig sabihin maraming basura, kaya kapag yung truck pumasok na, hindi na nakukuha yung dulong basura. So yun siguro yung sa ngayon nakikita ko. Pangalawa pong katanungan, nasisegregate po ba or naayos po ba yung mga basura dito sa inyong barangay? Sa ngayon, reality check, hindi. Yun nga, katulad ng nasabi ko, kulang tayo sa facility, yung MRF natin. Walang space para doon, kaya hindi siya nasisegregate. Kahit na sinasabi naman ng barangay na na kailangang isegregate, di pa din sumusunod ang mga tao. Pero doon sa proper waste segregation ginagawa natin, yung street sweepers natin, sinasabi natin na kung ano yung mapapakinabang ng basura na kanilang makikita, itabi, tapos pag naipon na, ibenta nila sa junk shop, pero yung pagkakakita naman ay sa kanila. Para lang makatulong din tayo sa waste management natin. Pangatlo pong katanungan, huli na po ito. Ano po yung kahalagahan ng kalinisan sa inyong barangay? Okay, sa lahat naman ng barangay, ang kalinisan, kadugtong yan yung kalusugan natin. Kapag malinis ang barangay, ibig sabihin magiging malusog ang mga tao dahil may iwasan sa mga mikrobyo o dumi. Kaya mas magiging malusog, lalo na yung mga bata, kasi mas mahina pa ang pangangatawan ng kabataan. Kaya napakahalaga na maging malinis. Maraming salamat po. Ngayon, narinig nyo ang sagot ng ating punong barangay.